Magandang araw, Pilipinas! Panibagong araw at pagkakataon na naman ng pagkatuto, paglago at pagbabago sa tulong ng mga akdang pampanitikang tiyak na kawiwilihan ninyo. Samahan ninyo ang inyong kaibigang guro sa asignaturang Filipino, Ginoong Jamil Carvajal, dito sa nag-iisang DepEd TV. Tuklasin ang makulay at mayamang panitikan ng pinakamalaking kontinente sa daigdig, walang iba kundi ang Asya. Kumapit at maghanda, tuloy-tuloy lamang tayo sa paglalakbay sa panitikan ng Timog Silangang Asya. Kumusta kayo? Nakatitiyak akong naging makabuluhan at mabunga ang ating distant talakayan sa nakaraan nating episode. Halina't magbalik-tanaw tayo sa nakalipas nating diskusyon. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin. Ang maikling kwentong ang ama mula sa Singapore ay mauuri bilang isang maikling kwentong makabanghay. Nakapokus ang ganitong uri na maikling kwento sa maayos sa daloy ng mga pangyayari sa isang salaysay. Ang daloy ng mga pangyayari sa loob ng kwento na kung tawagin ay banghay, ang siyang nangingibabaw sa uring ito na maikling kwento sapagkat dito nasasalig ang magiging katayuan o kalagayan ng mga tauhan. Bukod sa maikling kwentong makabanghay, may ilan pang uri ng maikling kwentong binanggit si Tumangan sa librong Sining ng Pakikipagtalastasan, tulad ng Kwento ng Pag-ibig, Kwento ng Katutubong Kulay, Kwento ng Tauhan o Pagkatao, Kwento ng Kaisipan o Psikolohiko, Kwento ng Katatakutan at Kababalaghan, Kwento ng Katatawanan, Kwento ng Kapaligiran, at marami pang iba. Saglit din nating binilikan ang pinakamahalagang sangkap o elemento ng maikling kwento sa libro ni Lumbera, Tolentino, Villanueva at Barrios na Paano Magbasa ng Panitikang Filipino. Nabanggit ang limang pangunahing elemento ng maikling kwento. Ito ay ang tagpuan, karakter, tunggalian, banghay o plot, at resolusyon. Sa limang elementong ito, nagbigay toon tayo sa elemento ng banghay. Ayon pa rin kina Lumbera et al., tungkol ang banghay sa kapamaraanan ng pagkukwento kung paanong isinasaayos ang kwento. Ang plot ay ang kaayusang kronolohikal. Laging isinasaalang-alang ang tanong na, paano isinasaayos ang kwento para mapatingkad ang tunggalian tungo sa masinop na resolusyon? May limang dapat tatandaan sa banghay o bahagi ng isang maikling kwento. May tinatawag na Three Tags Pyramid. Una, ang eksposisyon o panimula. Sa bahaging ito, paaasahin ang mga mambabasa sa isang kawili-wili at kapanapanabik na akda. Karaniwang inilalahad ang mga katangian ng pangunahing tauhan at ang kaniyang suliranin na siyang magiging focus ng tunggalian. Ikalawa, ang saglit na kasiglahan o rising action. Dito matatagpuan ang mga pagbabalik-tanaw at pagpapakita ng kung paano humahantong sa ganoong punto ang sitwasyon. Makikita rin dito ang pagtatagpo ng mga tauhan na kabilang sa suliranin ng akda. Ikatlo at ang pinakakapanapanabik sa limang bahagi, kasukdulan o climax. Ito ang pinakamasidhi o pinakamataas na yugto ng akda. Makikita rito ang pinakamatitinding pangyayari ng akda. Ikaapat ay ang falling action o kakalasan. Unti-unti nang matatagpuan ang kalutasan sa suliranin o ang katapusan ng tunggalian ng pangunahing tauhan, ang paghupa ng tensyon sa suliranin kinahaharap ng pangunahing mga tauhan, ang pagdulog o pagtungo sa katapusan ng isang salaysay, at ang ikalima at huli, ang resolusyon o wakas at kung minsan itawaging denouement
Sa bahaging ito, maaari nang mapayapa ang mga tauhan matapos malutas ang suliranin. Maaari din namang humantong sa pagtatagumpay o di kaya'y pagkasawi ng mga pangunahing tauhan sa salaysay. Muli, ang banghay na mikling kwento ay panimula o exposition, saglit na kasiglahan o rising action, kasukdula o climax, kakalasan o falling action, at wakas o resolusyon o denouement. Bukod sa estilo at pamamaraan, tema ng istorya at pagsasaalang-alang sa maayos na pagbabanghay ng mga prosa gaya nitong maikling kwento, paano pa kaya natin mapananatili ang isang maayos o suwabing daloy ng isang salaysay? Sa araw na ito, gagamit tayo ng pinakamahalagang katagang maaari nating maging tulay sa kapwa salita o kataga, parirala sa parirala, pangungusap sa pangungusap, at maging ng talata sa kapwa mga talata. Tampok sa ating talakayan ngayong araw na ito ang paggamit ng pangatnig at transitional devices. Hindi nalingid sa inyo ang mga salita o kataga gaya ng kahit, bagkus, kaya, dahil, datapwat, ngunit, sakali, samantala, subalit, at iba pa. At lipon ng salita't kataga gaya ng alalaong baga, pakasakali, kaya nga, kung, pagaman, kung hindi, sa bagay na ito, sa halip ng, sa katagang sabi, at iba pa. Lahat ng mga nabanggit kong kataga at lipon ng mga kataga, iyan ang halimbawa ng tinatawag na pangatnig. Ano nga ba ang katuturan at kahalagahan ng paggamit ng pangatnig? Ayon sa librong Balarila ng Wikang Pambansa ni Lope K. Santos na muling inilathala ng Komisyon sa Wikang Filipino at National Commission for Culture and the Arts noong 2019, ang pangatnig ay mga panangkap sa pangungusap na gumagawa at nagsasaad ng kaugnayan ng isang salita sa kapwa-salita o ng isang isipan sa kapwa-isipan. Hinggil naman sa kaanyuan, ang pangatnig ay maaaring isang kataga lamang, isang salitang ganap at isang lipon ng ilang salita't kataga, mga kataga gaya ng at, kung, man, pag, disin, sana, upang, at iba pa. Hinggil sa kapakanan at katuturan na hati sa pag-aangkop, pamukod, paninsay, panubali, pananhi, panlinaw, pamanggit, panudlong, at panapos. Ang lalong gamitin ay itong mga sumusunod. Para sa katagang ni, hindi ko makuha ni kumain. Ni ikaw, ni ako, ay walang kaya sa gawaing iyan. Para sa katagang man, siya man, ako man, hindi makatiis sa gayon. Matamis man at maasim ay pagkain din. Para sa katagang kaya, kung ayaw ka, eh ako na kaya ang lalakad. Sa tren ka na sumakay, dili kaya'y sa auto, nang lalong mapadali ang dating mo. Para sa katagang ngunit,
Sulong, manood ka. Ngunit umuwi ka agad. Ibig kong bumili, ngunit wala akong pera. Para sa katagang datapwat. Pumapayag na nga sila, datapwat. Marami namang pasubali. Kailangan kong bumili. Datapwat, kung napakamahal, hindi na. Para sa katagang subalit. Ibig kong bumili ng lupa, ngunit wala akong salapi. Subalit kung makakautang sa bangko, bibili rin ako. Para sa katagang bagaman. Pagaman may dinaranas tayong krisis dahil sa pandemya, tuloy-tuloy pa rin ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Para sa katagang gayon, lumakad din kayong mahina pa. Para sa katagang gayon man, mabuti na ang handa sa hindi. Para sa katagang samantala, samantalang punit ka ng punit, mahina man ako ng tahi. Para sa katagang habang, totoo kayong nagsasaya habang kami nalulungkot. Para sa katagang kung, kakain ako kung kakain ka rin. Para sa katagang pag umalis ka, aalis din ako. Para sa katagang pagkat o sapagkat, bakit nakatulog kang maaga? Pagkat ako'y puyat? Pagkat naiiyak ka, di ko nababasahin itong malungkot na sulat. May mga ilang pangatnig na nalilito tayo kung paanong gamitin sa pangungusap, gaya ng kundi at kung hindi. Tingnan natin ang sumusunod na mga pangungusap. Para sa katagang kundi, walang ibang nais kundi ang tumulong. Hindi iyan, kundi ito. Para sa mga katagang kung hindi, huwag kang mababalisa kung hindi pa naman talaga nangyayari ang nasa isip mo. Kung hindi lamang kita kaibigan, di kita sasamahan sa mall. Kailan gagamitin ang kundi at kailan gagamitin ang kung hindi? Ang kundi ay panugon lamang sa hindi at wala bukod sa laging nasa ikalawang bahagi ng pangungusap, samantalang ang kung hindi ay naipanunugon sa lahat ng pananggi, sa wala, sa hindi, wag, ayaw at ewan, at sa kamaaring manguna o mapagitna sa pangungusap. Transitional devices naman ang tawag sa mga kataga na nag-uugnay sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, naratibo o salaysay, at paglilista ng mga ideya, pangyayari, at iba pa sa paglalahad. Ang mga katagang panapos gaya ng sa bagay na ito, narito ang halimbawang pangungusap. Sa bagay na ito, kailangang dumulog tayo sa eksperto para makasiguro sa mga ilalathalang impormasyon. Para sa mga katagang at sa wakas, natamo rin ang lahat na pinaglulunggatian. Narito naman ang mga halaw na pahayag sa mga akdang binasa natin gaya ng ang ama. Para sa unang bilang, ang totoo, para sa sarili lang niya ang iniuuwing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos siya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkakagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa, kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kanikanyang parte ang lahat kahit ito isang subo lang ng pagkaing masarap sa mga pinakamatanda at malakas na bata lamang mapupunta ang lahat. Ni katiting ay walang may iwan sa maliliit. Ano-ano kaya ang ginamit ng mga pangatnig sa halaw na pahayag sa akda? Tama! Ginamit ang mga pangatnig na kundi, at ni.
ikalawang bilang. Ang katunayay, ipinagpapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nanggugulpi sa kanilang ina. Sa kabila niyo'y umaasa pa rin sila at kung gising pa sila pag-uwi sa gabi ng ama, naninipat ang mga matang tinitignan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali ng mga daliri nito. Kung madali mong natukoy ang mga pangatnig sa unang bilang, nakasisiguro akong matutukoy mo naman ang sa ikalawang bilang na ginamit na transitional device. Tumpak, ginamit ang transitional device na sa kabila niyon. Para sa ikatlong bilang sa akdang, ang ama. Si Moymoy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at di mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata. Gayong binalaan nilang papaluin ito. Sa huling halimbawa, piho akong matutukoy mo ang ginamit na pangatnig. Ano kaya ito? Walang duda, ginamit ang pangatnig na gayon. Narito naman ang mga halaw na pahayag sa mga akdang binasa nating anim na Sabado ng Beyblade. Sa unang bilang, tuluyan na siyang nakalbo pagsapit ng ikatlong Sabado. Subalit, di nakusang naglagas ang mga buhok. Sa kanyang muling pagkairita, sinabunutan niya ang kanyang sarili upang tuluyang matanggal ang mga buhok. Ano kaya ang ginamit na pangatnig sa unang halimbawa ng halaw na bahagi na akda? Mahusay. Ang katagang, subalit ang pangatnig na ginamit sa pangungusap. Tingnan natin ang susunod na halimbawa. Nang kami pumasok na sa loob ng bahay, naiwang nilalanggam na ang nakabukas, ngunit di nagalaw ng mga candy sa aming kinauupuan. Ano naman kaya ang ginamit na pangatnig sa ikalawang halimbawa ng halaw na bahagi na akda? Magaling! Ang katagang ngunit ang pangatnig na ginamit sa pangungusap. Subukin natin ang iyong husay sa huling halimbawa. Ikatlo. Nang araw na iyon, kinumbida ng isa kong kasama sa trabaho ang isang mascot upang bigyan ng pribadong pagtatanghal si Rebo ng walang bayad. Ano kaya ang ginamit na pangatnig sa huling halimbawa ng halaw na bahagi ng akda? Tumpak, upang ang katagang pangatnig sa huling bilang. Muli, tandaan natin, sa tulong ng paggamit ng mga katagang pangatnig at transitional devices, nagiging maayos o sistematiko ang pagsasalaysay ng mga pangyayari sa kwento. Isa ito sa mga pamamaraang maaari nating magamit sa pagsulat o pagkatha ng mga akdang pampanitikan gaya ng maikling kwento. Sa tulong ng paggamit ng wastong estilo, pagsasaalang-alang ng angkop na tema ng mga salaysay, maayos na pagbabanghay ng kwento at paglalangkap ng mga pangatnig at transitional devices, tiyak akong magiging mabisa at kapanapanabik ang pagbabasa at pagsulat ng ganitong klase ng mga akdang pampanitikan. Alam kong nabiting kayo sa pagtuklas ng kultura sa Timog Silangang Asya at pagbasa ng magagandang akdang pampanitikan nito. Huwag kayong mag-alala. Muli tayong maglalakbay sa susunod nating episode sa isa na namang bagong bansa. Dadaong naman tayo sa bansang tinaguri ang pinakamalaking archipelago sa daigdig. Jakarta ang kabisera ng bansang ito at kahawig nating mga Pilipino ang mga mamamayan ng bansang ito. Mismo, lalakbayin natin ang Indonesia sa susunod nating pagkikita. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, muli ako ang inyong kaibigang guro, Ginoong Jamil Q. Carvajal. Magbasa, magsulat, makinig at maghayag. Dahil sa Filipino at panitikang Asyano, ang karunungan
ay patuloy na maglalayag. Maraming salamat po